Dapat maging matibay po tayo sa pagtitiwala sa ating mahal na Pangulo at sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi po tayo dapat basta-basta nagpapadala sa ating mga illogical reasoning. Dapat mas maging objective po tayo sa paghusga sa ating mga pinagkakatiwalaan dahil ito po ay pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po natin mapiplease ang lahat ng mga Pilipino, pero hindi naman maikakaila na nung naupo po ito pong si General Azurin bilang Chief PNP dahil siya po ay itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakarami pong solusyon ang naibigay niya po sa publiko, partikular sa paglaban po sa illegal na droga. Ang lalaki pong mga transaksyon ang nasabat ng ating Philippine National Police. Ang pinakalatest po dyan ay ang pagkakasabat ng National Capital Region Police Office sa Baguio City. Yan po ay nagkakahalaga ng mahigit po sa 4 na bilyong piso ng illegal na droga at mahigit po sa 500 kilo ng suspected o ng hydro na metapentamine hydrochloride o shabu. Not suspected kasi shabu po talaga yung nakuha sa Baguio City. At mukhang nakakalimutan kagad po natin yon dahil lamang po sa mga naging pahayag ng hindi naman klarado na dinadawit po si General Azurin. Tandaan po natin, ang tiwala po ng ating Pangulo kay General Azurin ay ganun din po ang pagtitiwala niya kay Secretary Benhur Abalos. Kaya nga po si Secretary Benhur Abalos, malaki ang tiwala kay General Azurin. Nung una, medyo nagtaka ko bakit kailang mapabilang ni General Azurin doon sa 5-man team na bubuo po sa evaluation board ng mga nagsumiti po ng courtesy resignation. 954 po iyan sa lahat. At bahagi po ng 5-man team committee na yan si General Azurin. Sa tingin niyo po ba kung meron pong bahid ng kadungisan ng pagkatao at serbisyo sa publiko bilang pulis nitong si General Azurin, ay pagkakatiwalaan siya no other than Secretary Benhur Abalos na bumuo po doon sa 5-man committee na titingin kung ang mga third level officers po ng ating Philippine National Police ay maaaring kasabwat sa illegal activities sa kasalukuyan. Hindi po, di ba? Pero ganun pa man, pinagkatiwalaan po siya ni Secretary Benhur Abalos. Eh bakit ngayon po magdududa po tayo sa pagkatao nitong si General Azurin na retirable na po by April 24. Kung hinahanap nyo po si General Azurin dahil hindi nyo po nakikita sa mga press conference, huwag nyo po siyang husgahan sa ganung pagkakataon lamang. Hindi po ninyo alam kung ano po ang activities ng Chief Philippine National Police. Unahin po natin. Noong October 18, that was the press conference made by Secretary Benhur Abalos together with the officer in charge then, Lieutenant General Sermonia. Nandoon ba itong si General Azurin? Wala. Bakit wala siya doon? Kasi nasa ibang bansa po siya attending official business para po sa Philippine National Police. At doon inilatag nila yung huli noong October 7, kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakatanda, tungkol po kay Sgt Mayo. At isinabay po iyon doon po sa pagladlad sa gunman nitong si Percy Lapid. At maraming pagkakataon hanggang sa kasalukuyan, naka-officer in charge po ang Philippine National Police nung Holy Week. Naka-officer in charge po ang Philippine National Police dahil may iba pong mga task ito pong si General Azurin. At sa katunayan, baka nga ini-enjoy na ngayon ni General Azurin yung tinatawag na 3 months leave. Pero perhaps baka hindi naman. Ano? Kasi meron pong programa ang ating PNP na para maiwasan na yung mga untoward incident at hindi na maapektuhan yung iyong retirement, eh pwede kang mag-file ng leave of absence at ikaw ay unofficial na magsasagawa na ng iyong officially magsasagawa ka na ng processing ng iyong retirement benefits. Pero syempre kay General Azurin mukhang hindi naman niya yan ini-enjoy at patuloy po siyang nanunungkulan every now and then. Kung wala siya, humaharap po ang kanyang classmate. Magka-classmate po si General Sermonia at saka si General Azurin. Kaya niya ipinagkakatiwala sa kanyang classmate. Class 1989 po sila ng Philippine Military Academy. Tapos ngayon, pagdududahan po natin si General Azurin, nakasabwat dito sa issue ng mga pinangalanan ni Secretary Benhur Abalos. Huwag pong ganon.
Ano ba ang mga kadahilanan bakit hindi kagad nasagot ni General Azurin yung hinihiling na mabilis na investigasyon nitong si Secretary Benhur Abalos kaugnay po dyan sa pagkakahuli kay Sergeant Mayo? Hindi pa po natin alam kung ano ang tunay na kadahilanan dyan, pero higit na nalalaman nitong si Secretary Benhur Abalos kung ano ang mga ginagawa sa kasalukuyan nitong si General Azurin. Panoorin po natin ang balita kahapon o ito pong press conference nitong si General Azurin at nitong si Secretary Benhur Abalos kung saan medyo masama ang kanyang nadidismaya siya sa sitwasyon dahil ang bagal po nung naging proseso ng investigasyon, kaya niya sinulatan si General Azurin. Ang sinasabi, bakit daw walang naging reply si General Azurin, hindi natin alam. Pero hindi yung sapat na dahilan para mawala po ang tiwala natin kay General Azurin sa kasalukuyang ginagawa po nito na pagsasaayos sa ating Philippine National Police. Panoorin po natin ito, mga tol. Ang head ng Special Task Force 919 admitted before the members of the MBAC na ito raw sa Special Task Force 990 ay ginawa lamang para imbestigahan yung nawawalang 42 kilos ng shabu na ninakaw. Sabi ko nga, ano ba mas importante? Yung 42 kilos o yung 990 kilos? Dapat hindi lamang yung 42 kilos, mas mahalaga yung 992 kilos. Oh, dito sila nagre-react ngayon kasi ang naging pagtingin nitong si Secretary Benhur Abalos, parang mas pinahalagahan yung 42 kilograms na nawawala kaysa dun sa 990 kilos. Alam nyo yung Special Investigation Task Group, yan po ay binuo para po tukuyin kung sino ba ang nasa likod ng mga transaksyon na yan na pinangungunahan itong si Sergeant Mayo. Pero dismayado si Secretary Benhur Abalos kasi parang mas pinukusan ng ating PNP yung 42 kilograms ng shabu na nawawala doon sa bahagi po ng 990 kilograms na kabuo ang nasabat ng ating Philippine National Police noong October 2022. O ituloy pa po natin ang sinasabi dito ni Secretary Benhur Abalos. Kaya nung hearing na yun, no, sabi ko, gumawa kayo ng chronology. On the part of NAPOLCOM, 3 meetings were held with the PNP to be apprised on updates of the aforementioned anti-illegal drug operation. However, the Philippine National Police leadership did not provide any conclusive information on the matter. Yan. Yan ang tinitira ngayon ng mga kritiko ni General Azurin. Pero alam nyo mga tol, dapat maunawaan ninyo na may mga kadahilanan kung bakit nangyayari ito. Huwag nating i-judge kagad si General Azurin. The mere fact na hindi niya kagad natugunan yung kagustuhan ni Secretary Benhur Abalos. Ang DILG, ang kapangyarihan po nito is supervisory in nature. Ang matusunod sa Philippine National Police ay the Chief PNP himself. You could read the powers and functions of the Chief Philippine National Police sa Section 26 ng Republic Act 6975. At ang overall affairs ng command, directions, and control ng Philippine National Police to include investigations is ang masusunod ang Chief PNP. Ngayon, merong sama ng loob o sabihin na natin walang sama ng loob, merong pagkadismaya itong si Secretary Benhur Abalos dahil nababagalan siya sa kilos ng Chief Philippine National Police kasi leadership ang pinag-uusapan dito eh. Walang ibang tinutukoy diyan kung hindi si General Azurin. But it doesn't mean nakasabwat na si General Azurin. Napakalawak ng trabaho ng Chief PNP. Kung alam nyo lang talaga kung ano ang nakatakda sa batas, hindi nyo kagad i-judge si General Azurin ng ganyan. Kung si Secretary Benhur Abalos, sa tingin nyo, meron na siyang nakikitang hindi maganda kay General Azurin, hahayaan niya pa bang mamuno iyan sa Philippine National Police? Hindi na, common sense will dictate us. Na bagamat may pagkukulang marahil sa kagustuhan ni Secretary Benhur Abalos, hindi sa kabuuan ng Philippine National Police, eh agad na nating i-condemn itong si General Azurin. Tandaan ninyo kung bakit ako ngayon ganito sa pagtatanggol kay General Azurin, pinagkakatiwalaan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi si Secretary Benhur Abalos ang nagtalaga kay General Azurin, kung hindi ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos.
kapag ka pinagdudahan natin si General Azurin ng wala tayong basihan, parang minamaliit natin ang kakayahan ng ating Pangulo na kilatisin ang kanyang pagkakatiwala ang pinuno ng Philippine National Police. Incidentally, these three meetings were conducted before the two chambers of Congress in the Philippines, held two separate hearings on March 7 and 8 respectively. Disappointed with the very slow progress of the investigation, I, in the exercise of my authority as the ex-officio chairperson of the NAPOLCOM, in a letter addressed to Vice Chair Alberto Bernardo, dated March 27, 2023, I authorized the conduct of a fact-finding inquiry on the involvement of Mayo and other police officials in the seized 990 kilos. Gumawao ako dahil hindi nga ako natutuwa sa nangyayaring final na kaso. Kaya noong March 27, gumawa kami ng fact-finding board na pinapangunahan ni Vice Chairperson Bernardo para imbestigahan lahat ito at lalong lawakan pa ito. Ang fact-finding ay marami ng kinuha mga testimony ng mga testigo. Marami mga tapes, no? The fact-finding board has taken testimonies of several personalities, and based on this and other pieces of evidence, including tapes, maiba-ibang klaseng tapes, under the possession of the board, it shows that there is indeed a massive attempt to cover up the arrest of Sergeant Mayo. Okay, now, yung cover-up ba yan na sinubukan para sa pagkaka-aresto dito kay Sergeant Mayo, may kinalaman ba si General Azurin? On my personal point of view, wala. Ano? Kasi ang merong investigations task to conduct the same ay ang drug enforcement group na pinamumunuan ni Brigadier General Narciso Domingo. Yung kaninang subject po natin sa ating live streaming, na nagpaliwanag na siya po ay walang kinalaman di umano sa pagsasangkot sa kanyang pangalan diyan kay Mayo. At alam din naman natin mga tol na kung titingnan po natin ang hierarchy of the organizations, ang drug enforcement group is under po iyan ng operational support service ng ating Philippine National Police. At sino ang kanilang boss? Siyempre ang Chief PNP. Pero merong deputy for operations ang ating Chief PNP. Kanino magre-report ang DEG? Una sa ating Deputy Chief for Operations. At ire-report ng Deputy Chief for Operations ang kanyang nakuhang report mula sa kanyang mga subordinates patungo sa ating Chief Philippine National Police. Nakukuha po ninyo yung pagkakasunod-sunod ng mga authority na yan. Ngayon, sinasangkot dito ang dating third in command na si Lieutenant General Benjamin Santos Jr., ang pinag-uusapan nating Deputy Chief for Operations. Kung nasasangkot siya ngayon dito, I am not saying na guilty siya, maaaring hindi niya pinapaalam kay General Azurin yung mismong kabuuan ng mga pangyayaring isinasagawa ng imbestigasyon ng DEG, ng drug enforcement group. Kaya para tuloy ngayong bumagal ang sistema. Kung meron mang kakulangan siguro diyan si General Azurin, yon yung pag-supervise doon po sa ginagawang investigasyon ng kanyang mga subordinates. At maaaring sa police task kasi may kanya-kanyang perception. Iba ang perception ni Secretary Benhur Abalo, civilian siya eh. Ang mindset kasi ng police is to follow rules. Di ba? Although abogado si Secretary Benhur Abalos, pero merong chain of command na sinusunod ang ating Philippine National Police. At ang ire-report ni General Azurin, manggagaling lang din sa subordinates niya. At yun naman ang ire-report ni General Azurin,
dito kay Secretary Benhur Abalos. Pero mukhang hindi nangyari yon kasi nainip si Secretary Benhur Abalos na tatagalan siya sa sistema na isinasagawa ng investigasyon ng Philippine National Police. Kaya ginamit niya ngayon yung kanyang authority para mag-conduct ng sariling investigation ang National Police Commission sa pamamagitan ng vice chairperson and executive officer nito na si Attorney Bernardo. Okay? Ngayon, sana sa pagkakataong ito, huwag nating i-condemn kaagad si General Azurin. Inuulit ko, si General Azurin, napakalaki ng tiwala ng Pangulo. Napakalaki ng tiwala ni Secretary Benhur Abalos. Siya mismo ang nagpangalan kay General Azurin para maging bahagi ng 5-man committee na mag-i-evaluate doon po sa mga third level officers ng Philippine National Police. Tapos sa isang iglap, masisira po ang tiwala natin. Kung meron mang pagkadismaya marahil na nararamdaman si Secretary Benhur Abalos, I believe that is not about General Azurin's public service. It is not about his being a police officer that might be engaged in illegal activities. Walang ganong issue tingin ko dyan. Kung mali ako, then so be it. But I will say sorry sa mga ginagawa kong ito na pagtatanggol kay General Azurin. Pero for now, wala po akong nakikitang dahilan para i-condemn ko si General Azurin. Ang dami-daming mabubuting ginawa ni General Azurin nung siya ay naupo bilang Chief Philippine National Police. Tapos sa ganitong pagkakataon lamang, huhusgahan kagad natin ang pagkataon niya kung kailan siya pa ay magre-retiro na sa serbisyo. Di nyo ba naiisip yon? April 24 na lamang ang retirement nitong si General Azurin. Tapos sisirain niya pa ang kanyang pangalan dahil lamang dyan sa 42 kilos na shabu kung yan man ang inyong ibinibintang sa kanya. Ang naging actions ni Lieutenant General Benjamin Santos kung ang mga alegasyon ni Secretary Benhur Abalos ay totoo ay hindi action ni General Azurin. Kung merong kapabayaan si General Azurin, maybe for command responsibility, pero wala tayong nakikitang ganon. Ano ang sinasabi ni Jenny Secretary Benhur Abalos? Binibigyan nila ng sapat na panahon ngayon ang 5-man panel para tapusin yung 954 evaluations para sa third level officers at malapit nang matapos yun. That is why halos wala nga na yatang panahon ngayon para magbakasyon pa si General Azurin. Kasi inuuna niya yung naging tasking sa kanila na i-evaluate yung third level officer kung ito bang mga ito ay merong engagement sa illegal activities. Tapos ang masakit ngayon, pagbibintangan natin si General Azurin. Tuloy natin ang sinasabi po dito ni Secretary Benhur Abalos. Inuulit ko, lumalabas sa mga testimony, no? Sa mga salaysay, ng mga testigo, sa mga tape, sa lahat ng ebidensya, sa ngayon pa lang, nakikita natin na may malawakang pag-cover up sa nangyaring ito. Hindi tayo papayag na mababoy ito. Salot ang droga. Dapat managwe. Eh dito naman, I agree. Sa lahat naman ng pagkakataon, I agree with Secretary Benhur Abalos. Hindi ko siya sinisisi dito. Ano? Ang punto ng live streaming natin na ito, mga tol, para doon sa ilang mga vlogger, ilang mga nagko-comment na nagiging issue ngayon si General Azurin dahil sa mga binanggit na ito ni Secretary Benhur Abalos. That is very unfair to the man na pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulo at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para po mapabuti ang organisasyon na kanyang kinabibilangan. Hindi porkit malumanay sa pagsasalita itong si General Azurin ay mahina na po siya. Nakayan-kayanan na lamang po siya ng kanyang mga tauhan. February 23, nirelieve ng ating Chief Philippine National Police, ito pong si General Benjamin Santos for reasons na hindi po natin alam. The only statement that was made by General Azurin during that time is that it is normal and ordinary course sa Philippine National Police na magkaroon ng revamp sa kanilang mga key positions. Pero nakakapagtaka bakit ni-relieve
ni General Azurin si General Santos kung wala naman po itong pupuntahang opisina. Kasi bakit ano ang nangyari? Third in command siya. Pag na-relieve ka diyan sa position na yan, somehow dapat mapunta ka sa appropriate na positions doon sa rango mo. Eh wala nga. Hindi siya na-assign doon sa integrated police operations na limang meron tayo sa buong Pilipinas. Ang nangyari, pagka-relieve sa kanya, pinalitan siya ni General Estomo, ang dating National Capital Region Police Office Regional Director. O, pagka-relieve sa kanya noong February, nag-floating status na po ito si General Santos until today. Nasa Office of the Chief PNP siya. Ano ang kadahilanan? Hindi natin alam. Pero perhaps ito na yun. Kung bakit siya nirelieve ni General Azurin, baka nakikita na sa investigasyon na meron pong kinalaman, di umano, itong si General Santos doon po sa pagkaka-aresto kay Mayo o yung mga illegal na transaksyon na ginawa po nitong si General, nitong si Sergeant Mayo. Ang mga taong ito at seryoso, ang pamahalaan dito, seryoso ang National Police Commission dito. At this point, ipapakita mo na kami sa inyong mga video. Anyway, lahat ng mga police pinangalanan na dyan ni Secretary Benhur Abalos kahapon. At ito po ay kalat na kalat sa kasalukuyan sa iba't ibang mainstream media at sa mga bloggers at Facebook pages at sa lahat ng social media platform. Ang mga pangalan na yan hindi po bababa sa 13. I believe 14 yata to be more specific. Ano? Meron pang isang patrolman pala doon sa listahan. Ngayon, sana sa ginagawa po ng ating gobyerno, huwag po nating sirain ang tiwala ng taong bayan dahil lamang sa mga sinasabi na mga walang basihan ng ilang mga vlogger at ibang mga komentarista. Mas pagtuunan po nating pansin ang laban dito ng gobyerno, partikular ang ginagawa ni Secretary Benhur Abalos. Hindi niya minention ang pangalang Azurin. Kaya bakit po nating imemention si General Azurin? Porkit ba nabagalan siya sa kilos ng leadership ng PNP? May kasalanan na kagad si General Azurin? Huwag tayong ganun. Maraming nagawang mabuti si General Azurin for the past months na kanya pong pamumuno sa Philippine National Police. At sa isang iglap nang wala naman tayong basihan, masisira po yung tiwala natin sa kanya. Wala na tayong pinagkaiba sa mga chismosong tao at chismosa na batuhan mo lang ng kaunting kwento, paniniwalaan na kagad. Ang ipanalangin po natin dito, magtagumpay ito pong si Secretary Benhur Abalos sapagkat hindi po biro ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Siya po ay inilalagay ang buhay sa alanganin sa pagkakataon na yan dahil ang binabangga niya po dito ay hindi lamang ordinaryong sindikato kung hindi mga matataas ang katungkulan sa ating gobyerno. I am not saying again na yan pong mga binanggit ni Secretary Benhur Abalos ay may kasalanan na, pero sa tono ng kanyang pananalita, naniniwala po siya na meron pong kinalaman ang mga ito at kanyang ang sinasabi na sisiguraduhin niyang makakasuhan ang mga nasa video at matatanggal ito sa serbisyo. Maraming maraming salamat. Sana patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. At sa puntong ito, hinihiling ko po ang tiwala ninyo na manatili kay Police General Rodolfo Azurin Jr. Bago po tayo pansamantalang magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating